paano palakihin, paramihin at saka magiging lush ang ating philodendron. Scamiferum, ganito lang pala. Tingnan nyo. So tayo na, umpisa na natin plantito sa kaplantita. Let's go! Halaman at kalaman, plantito sa kaplantita. Ready na pa kayo sa ating halaman of the day? It's plant of the day, philodendron scamiferum. So today I will teach you, I will share to you my tips kung paano ko i-convert into very lush in a shorter period of time ang philodendron scamiferum. Look at this one. It looks like cake. So it's almost 6 months. Dito ko gipropagate sa big holes ng pot. At saka alam nyo ba, gihanging plant ko ito. So ito, may sign siya na gihangin ko, itali ko ito, giganyan ko. So today, ipaalam ko sa inyo yung observation ko based on my own garden practice kung paano ko pinarami ang scamiferum in a shorter period of time. So today, i-share ko sa inyo kung paano ko paramihin. So, una sa lahat is ganito. Kailangan i-entangle natin yung roots. So, ang pinaka-importante guys is i-dip nyo muna sa water. So, tingnan nyo. Ito. Pag na-dip na sa water, so, dandahan kayong gamit kayo ng chopstick or any stick para malusin lang nyo yung soil. Ganito nyo lang, itusok-tusok nyo lang. Kasi pag kutsilyo ang gagamitin nyo is madali siyang maputol yung mga roots. At saka kailangan tingnan nyo dito kung meron kayong masiparate na plants. So tingnan nyo. So ito pwede na natin siparate ito using cutter. So cutter meeting natin ka hindi siya madamage yung iba guys. O ito, dandahan yung i-cut ang isang stem. Lalayan nyo ng gunting guys ito para ma-cut nyo. So actually hindi talaga maiwasan na merong makat na roots. So importante lang is meron kayong madala na roots na kahit konti para madaling mabuhay ang scamiferum. Actually tingnan nyo, hiri siya, maraming buhok oh. So ito yung advantage sa scamiferum kasi madali siyang mag-survive kahit sa mainit at saka as long as shaded na environment. So ito na, ito nakakuha na tayo. May nakuha na ko. So tingnan nyo ang healthy ng roots at saka tingnan nyo nakuha ko. So ito, i-experiment ko ito. Dito ko itanim sa recycled na empty mineral water. So kaya dito muna natin lagay. Kasi nakita ko na maganda pala pag hanging plant ang scamiferum. Kasi sa wild kasi ang scamiferum is andun talaga sa nakalambitin siya, naka-trailer siya guys. So merong pole. So yung sa environment, yung puno, yung mga trees, yun ang natural na poles kung saan doon mag-trail yung mga scamiferum. So dito, i-replicate lang natin dito. Isa dito. At saka sa kabila naman, kuha naman tayo ng isang cutting. Hindi siya kailangan daily ang watering. As long as nakita nyo na dried out na siya, so saka nyo pa i-water. Kasi yung scamiferum, mag-survive siya kahit isa-isang week, isa lang basis lang siya i-water. So tingnan nyo, ikalawa. So ikalawang nakuha natin. So dito natin itanim sa kabila guys. Dito. So ito, do it yourself. Kasi na-realize ko, based on my own observation, nakahangin yung scamiferum, mas madali siyang dumami. At saka pagkatapos, maganito nyo na. So ito. Lagyan nyo ng lupa dito sa gitna. At saka mamaya, ihang na naman natin to. Dito, lagyan natin ng lupa. So situate na, maganda yung butas ng ginamit nyo na plastic guys para madaling magkapit yung actually yung lupa is hindi siya 100% garden soil. Meron itong compost, merong cocoa husk at saka sawdust at saka maraming cocoa peat. So yung bunot ng niyo guys, maganda yun, maganda yung gagamitin nyo. Ito
At saka lagyan nyo ng tali. So tingnan nyo, oh. So lagyan nyo ng tali para makita natin na maganda pala ang squammy ferrum pag nakalambitin siya, guys. So yun ang maganda sa squammy ferrum pag nakahangin siya. At saka madaling maglaki, guys. Yun ang observation ko. Kasi bigyan ko kayo ng clue kung bakit madali siyang maglaki. Ito. So ito na, oh. Meron na tayong hanging plant, do it yourself na squammy ferrum. So back to back, tingnan nyo. At saka ito, ito ipakita ko sa inyo bakit maganda yung hanging plant na squammy ferrum. Oh, ito hanging to dati, kaya bigla siyang dumami. Tingnan nyo, very last. Ito yung proof na magandang halaman pag naka-elevate siya. Tingnan nyo. Ito, example ng pot na ito is, tingnan nyo, lumabas yung mga roots. At saka ang daling malago, guys. Magdali siya maging last itong do-it-yourself na discarding ko na alokisya. So, kaya naisipan ko, kung meron kayong halaman, huwag nyo lang basa-basang itanim sa pot. Ang importante ang pot is naka-elevate siya katulad nito. So kung meron kayong pot, kailangan malaki yung butas. At saka meron siyang, tingnan nyo, meron, para siyang riser. Ito, importante ito para yung air circulation nito. Maganda ang tubo, guys. Kasi pag nakalapat natin sa lupa, ito, nakaganyan na sa lupa siya. Pag walang ganito, riser, yung hangin hindi makapasok dito. So masupukit. Usually pag overwatering, mag-causes root rotting. So madali siya mag-root rot at saka mag-stagnant yung growth ng ating halaman. Pero ito, hindi siya nag-stagnant, guys, kahit... Tingnan nyo, oh, kahit ang laguna ng roots, ang dami pa rin ng mga young babies at saka yung mga propagation. So kuha naman tayo ng last na dito kasi meron pa tayong isang pot. So dito lang ito, simple lang siya pagkuhan is, ang importante meron lang roots na madala, kahit merong makat na roots is okay. Ang importante meron pa rin aerial roots na nakakapit sa ating squammy ferrum. Yun ang pinaka-importante sa squammy ferrum, o ito. O. At saka ilagay natin dito sa maliit na pot. So pag may ganito na roots, iganyan nyo lang. Para siyang coil, iganyan nyo. So ilagay nyo dito sa maliit na pot na maglaki ang butas at saka may riser siya. At saka dagdagan nyo ng soil medium ko na sawdust at saka kukupit. At saka meron ito, meron itong cocoa husk. So maganda ang cocoa husk kasi maganda yung aeration niya at saka hindi siya mag-plug. So ito, tingnan nyo. So ngayong umaga, sa Juplantito Vlogs, meron na naman tayong halaman at kalaman. Ang isa niyan is hanging na squammy ferrum, mayroon na kapat, at higit sa lahat, meron pa tayong mother plant na hindi pa naubos, very last pa rin. So Juplantito Vlogs, see you in my future vlogs. Like, share, and subscribe nyo yung channel ko for daily vlogs about plants and learnings. Because these two go together. For our all, yus, plantita, siga plantito. See you tomorrow. Ito'y para sa'yo.